Hello everyone! Hello everyone! Welcome ulit sa aming vlog. Tara at samahan nyo ako habang ako ay kinakabahan mag-exam para makakuha ng driver's license. Sinamahan na nga ako ng asawa ko sa one-stop. Actually, biglaan lang ito kasi wala ngang magawa and at the same time wala pang pasukan. Kaya naisip lang namin na mag-exam ako. Walang review, wala talaga. As in zero knowledge. Kaya hindi ko alam. Kaya tara, samahan nyo ako mag-exam ngayon sa one-stop shop. At ito na nga, papunta na nga ako sa one-stop shop. Medyo kinakabahan-kabahan na ako niyan kasi hindi ko alam kung ano bang lalabas. And at the same time, hindi rin naman talaga ako familiar sa mga roads. Hindi rin talaga ako familiar sa pagmamaneho kasi nga akala ko magiging Disney princess lang ako dito. At nagbayad lang ako ng 17 CAD para mag-exam at nakapasa nga ako, 'di ba? At nagbayad ako ng 36 CAD para sa aking lisensya. At ito yung temporary na driver's license ko. At ito na nga ako ay sobrang saya talaga kasi hindi ko akalain na makakapasa talaga ako. Kailangan ko mag-wait ng 1 to 2 weeks para dun sa lisensya ko. Siyempre, hindi tayo makapaniwala na makakapasa tayo today. Thank you. Thank you. Ayan, nakapasa tayo sa knowledge test. One take lang. Ayan, napipressure kasi ako kasi si Daddy nag-exam din siya ng isang take lang. Siyempre, hindi tayo papakabog. Kailangan, one take lang din ako. So, nakapasa. Sinuwerte. Ay! Dumating na yung lisensya ko. Okay, ito na yung lisensya ko. Dumating na po. At ayun nga, nabigay na ni Daddy kanina yung aking lisensya at dumating na nga siya ngayon. So, ang gagawin ko dun sa Alberta ID ko, sisirain ko na siya or pwede ko siyang i-keep. Pero hindi ko siya pwedeng ipasa or hindi ko siya pwedeng ipakita kasi invalid na yon. Kasi meron na akong bagong lisensya. Kaya kung kayo, kung gusto nyo i-keep, pwede as souvenir. Bakit hindi? Pero pwede nyo siyang sirain. Kasi nga, baka mamaya, mahuli tayo, di ba, na nasa atin pa yung Alberta ID natin, medyo magkakaproblema tayo. And at the same time, hindi po pwedeng meron kang Alberta ID at meron kang Class 7 na license, na driver's license dito sa Canada. Yun lang yung mga tips ko na dapat alam natin kasi baka mamaya nasa wallet pa rin natin yung ating Alberta ID, di ba? Magkakaroon tayo ng problema. Baka mahuli tayo kasi hindi natin dapat kinikip sila at the same time. Ito na siya. So, ipapadala yung inyong driver's license sa inyong bahay. At the same time, ito siya. So, makakatanggap ka ng ganito. Ewan ko kung ano to. At ito po yung matatanggap ninyo. May pangalan ninyo, may Alberta. At syempre, pagkabukas po ninyo dito, diba? Pagkabukas po ninyo, yan, makikita nyo ang inyong driver's license, diba? Sobrang saya ko actually kasi meron din akong student ID sa Pilipinas pero hindi natuloy kasi nga nagkaroon ng COVID-19. And at the same time, nagmamaneho din naman ako noon kasi nga may student driver's license ako pero sa village lang. Like, ilang blocks away lang, 'di ba?
So, usapan natin kung paano ba yung process kung gusto ninyo mag-take ng knowledge test dito sa Alberta. So, dito sa Red Deer, may dalawa tayong one stop. So, meron sa South, meron sa North. Pili na lang kayo doon. Pumunta kayo kung saan nyo gusto. Magdala kayo ng valid ID ninyo at magdala kayo ng 17 CAD. Pag bumagsak kayo, okay lang. Makakapag-take kayo bukas. Pero, kailangan nyo magbayad ulit ng 17 CAD. And at the same time, pag kayo ay nag-e-exam, you can choose your language. So, meron siyang 25 language, I think. Pwedeng English, Arabic, Korean, Urdu, Tagalog, Spanish, kung saan po gusto ninyo. Pero kung ako sa inyo, mas prefer ko English na lang kuwain ninyo. Kasi nga, kahit hindi ka kagalingan sa English, ang sikretong ginawa ko, kasi nga way back 2022, ako ay nag-take ng board exam. Sabi, sa CBRC, kasi nga sa CBRC ako nag-review, pag ang multiple choice ang tanong, laging may dalawang best answer at dalawang destruction. So, ang gagawin mo, syempre number one, comprehension. Kailangan basahin mo muna kung ano yung tinatanong. Hindi yung gusto mong sagot. Kasi kung i-choose mo yung gusto mong sagot, mali ka talaga. Pero kung gagawin mo or sasagutin mo yung tinatanong, magiging correct siya, di ba? Or tatama ka. And at the same time, removal. I-remove mo kung ano yung mga panggulo dun sa choices. And then kung may dalawa nang naiwan doon, choose the best answer. So, ganun lang yung ginawa ko kaya pumasa ako. Actually, I don't have any knowledge talaga when it comes talaga sa driving. Wala talaga akong alam actually. Actually, ano, trip-trip lang to eh. Kumbaga, wala lang talagang magawa, di ba? So, pag-usapan natin, paano yon? May pumapasa sa knowledge test at bumabagsak pa din. Opo, kasi pagkatapos ng knowledge test, may eye test. Itetest nila yung vision po ninyo. Siyempre, paano ka makakapag-drive kung hindi maayos yung vision mo, diba? So, buti na lang ako, confidently, beautiful with a heart talaga, na sinabi ko dun sa babae na ite 2020 ako. Kasi nga, bago ko pumunta dito sa Canada, nagpa-check ako sa EO kasi nga, if ever na mayroon ng problema yung mata ko, magpapagawa na ako ng salamin. Kasi nga, iniisip ko, ay mahal sa Canada magpagawa. Tapos libre pala dito pagdating ko, diba? So, nagpa-test ako sa EO at lumabas naman sa EO na 2020 yung vision ko. So, hindi sponsored to ng EO ha. Talagang bala na. So, yun nga, 2020 yung vision ko. After ng knowledge test, may eye test. Kaya yung iba bumabagsak kasi tatanungin doon, may contact lens ka ba? Nag-wear ka ba ng eyeglasses? Like that. So, pagkatapos no, pag sinabi mo, opo, ganun. Magtetest ka pa din. May parang eye test doon, tapos titignan kung nakikita mo. Siyempre, di ba, paano tayo makakapag-drive kung mahina yung vision natin? And at the same time, so, yun na nga. So, alamin din natin yung ano-ano yung mga lalabas. So, 30 multiple choice yon. Pwede kang magkamali hanggang 5. Kasi pag naka-25 na correct ka na, makakapasa ka na. So, yun nga. So, ano ba yung mga lalabas sa exam? So, yung mga lalabas sa exam, syempre, about road sign, about being you as a driver, 'di ba? Syempre, yung mga ibang basa-basa niyo doon, lagi niyong hanapin yung safe na sagot. Syempre, 'di ba? Safe naman talaga yung hinahanap. Safe naman talaga yung kailangan. At the same time, ano ba yung mga different license class? Ano yung demerits points? Ano yung graduated drivers? Ano yung license, GDL drivers? Ano yung age para makapag-take ka ng knowledge test? Ano yung ginagawa ng actual driver?
ano yung signs and symbols, ano yung saan papunta yung sasakyan. For example, the car is going to the right. Ano yung gagawin? Ano yung shoulder check, like that? Ano yung different parking ng sasakyan? So, yun yung mga lumabas. So, syempre, mas maganda na i-discuss natin sa next vlog kung ano yung different signs and symbols. Ano yung actual driver? Ano yung GDL drivers? Kasi mas maganda, di ba, na alam natin at naintindihan natin kung ano ba talaga yung isang driver dito sa Alberta. Sabay-sabay tayong mag-review. Sabay-sabay tayong ma-refresh or sabay-sabay tayong malaman kung ano-ano ba yung different na mga information na to. Kasi ako, ayokong mag-settle na ganito, sinuwerte, nakapasa. Siyempre, ako, as a future driver na dito, kailangan ko malaman yun. At sabay-sabay tayong magre-review doon. Diba? So, itong video na to, share ko lang yung journey ko kung paano ko nakuha yung aking driver's license. At don't forget to subscribe and click the bell button para ikaw ay updated sa next vlog namin. Kasi malay mo, ikaw na rin ang next na makakuha ng driver's license. At maraming salamat po sa panonood ng aming vlog. At dito na nga tayo makita sa Canada. Maraming salamat po at paalam!